Magandang araw po sa lahat. Ang pag-usapan natin ngayon ay kung paano magkaroon ng masaya at mahabang pagsasama ang mag-asawa. Tips on how to attain a happy and long-lasting marriage. Salamat sa Diyos, me and my wife. Katatapos lang namin nag-celebrate ng aming 40th wedding anniversary. So, we are looking forward to our golden wedding anniversary with the hope na bigyan pa kami ng Diyos ng malusog na pamumuhay. Okay. So, itong i-share ko sa inyo is out of our experience, 40 years. Na dumaan kaming mag-asawa ng mga pagsubok, mahirap i-sustain ang marriage life. Sa totoo lang, yung threat ng paghihiwalay, nadaanan namin yan na mag-asawa. And if I recall back, napakahirap yung pinagdaanan namin, lalo na ako, sundalo, palaging wala sa pamilya. So yung wife ko palagi lang naiiwan, siya ang mother and father sa pamilya. Mahirap. And I'd like to salute my wife. I'd like to give her the recognition, lahat ng pasasalamat, at na maintain namin yung ligaya intact ang aming pamilya despite yung nature ng trabaho ko. Okay, so ulitin ko, nandun yung possibility na maghiwalay. Kasi ang mag-asawa, lalaki at babae, nagkakaiba ang pananaw, nagkakaiba ang gusto. So mahirap pag-isahin yung kaisipan, kagustuhan ng lalaki at babae. And because of this, magkakaroon ng friction. So, paano kami nakasurvive yung mga threat ng paghiwalay? Number one, rason bakit kami nakasurvive, and we believe we will still survive the coming years of our marriage because of the guidance of the Word of God in the Bible. Siguro nung nasa ano na kami, kinasal kami 1981, nag-start kami magbasa ng Biblia 1985. So, nung simula sa aming marriage, maganda pa. Kaya lang, nung after 5 to 6 years, yun na, nagkaroon na ng mga friction. Na, yun nga sabi ko, magkaiba ang lalaki at babae. I-discuss ko in detail mamaya yung differences ng male and female. At dahil sa nakita naming mga differences na yung mag-asawa, yun na yung ano ng hiwalay. But hindi kami naghiwalay. Why? Yun na yung bunga ng pagbasa namin at pagsunod sa Biblia. Yun yung bunga ng both of us surrendered our lives to the Lordship of the Lord Jesus Christ. So, may biblical principle sa marriage. Yun ang dapat maintindihan ng bawat mag-asawa. Kasi ang marriage, instituted by God. Siya ang author nito. Dapat, kung gusto natin na magkaroon ng masaya at mahabang pagsasama ng mag-asawa, dapat, let's be conformed to the principles, biblical principles outlined in the Bible. Ano yung principle ng marriage sa Biblia? Yung verse na, and a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Okay, join. Ang babae at lalaki, pagdugtungin ng Diyos at maging one flesh. That's one verse in Genesis. Another verse sa Bible, kung ano yung pinagkaisa ng Diyos, walang sino man nakamakapaghihiwalay. Very clear sa Bible
ang kagustuhan ng Diyos sa mag-asawa, walang hiwalayan. Join. Yan, pinagdugtong. And become one flesh. Because of this guiding principle sa Biblia, kahit anuman yung differences naming mag-asawa, hindi kami na-tempt, nandun yung isip, nandun yung ano, kasi nga, dahil sa away ng mag-asawa, nandun yung gustong makipaghiwalay. Kaya lang, eh, both of us, nag-surrender sa Panginoon, both of us committed to follow the Lord's way, yung nasa Bible, eh, hindi kami makapaghiwalay kasi alam namin yung principle sa Biblia. A man and a woman join together and the two shall become one flesh. Okay, so yun yung nakapagpatibay sa relasyon namin, biblical principle, walang hiwalayan. So, to those of you, yung mag-aasawa pa lang, mga binata dalaga, mag-isip kayo maigi bago kayo ikasal. Kasi once na kinasal kayo, ang stand ng karamihang churches, ano, Christian churches, eh, walang divorce. Mabuti naman at sa Congress, eh, hindi pa na ipapasa yung mga bill o whatever mga sinusulong na magkaroon ng divorce law. Kasi tayo sa Pilipinas, we're considered a Christian country, based on the Bible ang ating paniniwala, walang hiwalayan. So kami, walang hiwalayan. Kaya nandito pa kami. And we have weathered the storm. Yung bang nalampasan na yung 40 years naming pagsasama, ano na kami? Yung na-master na namin, yung mga friction o yung mga points of conflict, alam na naming mag-asawa. Okay. Ano yung points of conflict? Ito na, yung understanding the differences of a man and a woman. Again, we are created by God. Sa design ng Diyos, iba ang mindset, iba ang physical setup, psychology, emotion ng lalaki, iba rin sa babae. Okay, pagdating sa ano, sa mag-asawa, it was designed by God, yung sex. Okay, that's good. Para dumami ang tao, yun, in-invent ng Diyos yung sex. Kailang dapat maintindihan ng mag-asawa na iba ang setup, physiological setup ng lalaki sa babae when it comes to sex. Ano yun? Kung sa makina pa, ang lalaki, gasolina ang makina. Yung babae naman, diesel. What the, I mean, pagdating sa sex, ang lalaki gusto kaagad. Ready kaagad. Yung babae, hindi. Ang babae, matagal ma-arouse. Okay? Kaya nga, makina. Matagal mag-init. So, anong implication nun? Tayong mga lalaki, huwag tayong mag-apura. Pag hindi pa ready ang ating partner, huwag mong apurahin, hintayin mo. So, ang implication nun sa lalaki, eh, ilabing-labing mo muna, masahiin, whatever, kung ano yung maka-araw sa kay misis, yun ang challenge sa mga lalaki. Kasi, huwag kang mag-apura. Alalahanin mo, yung misis mo, diesel, yung nakakalam ng makina, matagal mag-init. Ito na ngayon, yung lalaki na gasolina, madaling mag-init, madali ring matapos yung climax. Yung babae, once nga nasimulan, yung na-arouse na, matagal bago maabot niya yung climax. Again, yung lalaki, dapat maghintay. So, yun yung implicate. Maraming nag-away na mag-asawa dahil sa sex. Pag hindi na satisfied yung lalaki, dahil hindi na pagbigyan ni misis, maghanap na ng iba. That's wrong. So, again, ang challenge para sa akin is nasa lalaki, intindihin mo ang iyong why. Okay. Another aspect, yung pagkakaiba ng lalaki at babae, yung words. God designed women na makwento. Ang lalaki, ang design ng lalaki, tahimik. Magkwento man, konti lang. Kasi, scientific study, ni-research nila ito,
ang capacity ng lalaki when it comes to words is 25,000 words a day. Sa babae, doble, 50,000 words a day. So, anong ibig sabihin nun? Ang babae makwento, ang lalaki hindi. So, ang implication sa lalaki, kung ako, dapat makinig palagi. Huwag baliwalain yung kinikwento ng wife para naman hindi, para maging happy si Mrs. So, again, challenge na naman sa mga lalaki na kung ayaw mong magkwento, okay lang, basta makinig ka. Okay? Kasi design ng Diyos sa ating mga partner, mga misis, makwento talaga yan. So, let's listen. So, marami pang kaibahan ng lalaki at babae. Hindi ko na lang ito i-discuss lahat. Bahala na kayong mag-asawa na i-discover ano yung differences nyo para magkaunawaan kayo sa isa't isa. Tayong mga lalaki, my verse sa Bible sa 1 Peter, kalimot ko sa exact verse. Husbands, deal with your wives with understanding. Okay? Ulitin ko. Pag-uunawa. Unawain natin my person as a weaker vessel. Yung ibig sabihin ng weaker vessels, yun, yung physical, ano nila, mas mahina nga, yung damdamin, very emotional ang babae, tayong mga lalaki, is, ano, mas stable yung emotion. So, yun. Kailangan ng pag-uunawa ng lalaki papunta sa babae. Okay. So, another tips ko sa inyo is yung sa finances. Karamihang punot dulo ng pag-away sa mga mag-asawa pagdating na sa finances. Sino ang magtrabaho? Oh, naturally, lalaki. But there are cases na mas maganda yung opportunity sa babae. Eh, magtrabaho si Mrs., maiwan si Mr. So, ako yung nagtrabaho, naiwan si Mrs. So, ang question, sino ang maghawak sa finances? Nako, maraming awa yan. Sa aming mag-asawa, nakita ko nga yung kaibahan, ako, hindi ako marunong maghawak ng pera. Ang Mrs. ko, magaling ang kanyang financial management. So, anong usapan, lahat ng pera na income ko, sweldo ko, o pension ko na ngayon, ano, sinasubmit ko sa wife ko, nagkaroon lang kami na agreement, binibigyan lang niya ako ng allowance. And happy na ako noon, happy na rin ang wife ko. Once nga sinubmit ko na yung pera sa kanya, hindi ko na yan kini-question. So, sana kayong mga lalaki, depende kung hindi kayo marunong katulad ko maghawak, ipaubayan na natin, pagtiwalaan natin ang ating mga wives sa paghawak ng pera. But in case na ang misis naman ang waldas, eh hindi pwede yun. Dapat, ikaw namang lalaki, hopefully, ikaw yung marunong maghawak ng pera. Budgeting ang kailangan. Okay, another point of conflict naman na dapat bantayan ninyo, yung mga in-laws, mga manugang ba yun? In-laws. Paraging cause ng away yan pag nakikialam ang mga in-laws. O kaya relatives. Yung kailangan pang may mga relatives na suportahan, kapatid ba yan o ano? Pag-isipan, pag-usapang maigi yan para hindi cause ng away ng mag-asawa. Salamat sa Diyos kaming mag-asawa. Both family, yung side ko, side niya, kami nagsisuporta sa aming mga kapatid na nag-aaral. So, hirap na hirap kami nung una, but salamat sa Diyos, nakatapos na yung aming mga kapatid, at ngayon, nakafocus na kami, nakatapos na rin ang aming mga anak, kami na lang dalawang mag-asawa. So yun, in-laws and mga relatives, hindi dapat pag-awayan yan kung pinag-uusapan. Another one, rearing children sa pagpapalaki ng anak. Ulitin ko, ako palaging nasa palayo, yung wife ko ang everyday kasama ng mga bata. Napansin ko, ang wife ko, very disciplinarian. Salamat sa mga madre, dahil ang wife ko nag-aral sa Catholic school. Kinder, elementary, high school, madre ang nag-train sa kanya. Nako, nang ganda yung training na nakuha niya, disiplina. So, kung ano yung upbringing ng wife ko from the madre, ipinapasa niya sa aming manak. Napaka-stricto.
So, ako naman, ako yung mas diplomatic. Hindi ako masyadong stricto kasi ang tagal kong mawala sa kanila. Pagdating ko, ako pang mag-stricto, eh, di ba ang pangit? So, yun na yung naging usapan naming mag-asawa. Hindi naging point of conflict yung pagpapalaki. Kasi, na-find out namin yung rule namin na yung wife ko palaging nandun, maganda yung upbringing niya sa mga madre, disiplina, todo sa mga bata. Ako naman, pag na-disiplina yung bata, magsusumbong sa akin, ako na lang yung mag-diplomacy, nagpapaliwanag. And to God be the glory, lumaki na maayos ang tatlo naming mga anak. I don't know ngayon itong ating mga apo kung paano palakihin kasi minsan nai-spoil na ang mga apo. Okay, last na lang ay share ko. Sa pagsasama ng mag-asawa, kaming dalawa, we found out, mayroon kaming napag-aralan, again, biblical principle ito, tatlong klase ng pag-ibig. Kaya nakapagtagal kami ng 40, going 50 and beyond. Tatlong klase ng pag-ibig, okay? Sa English, yung love, na word na love, pag-ibig, yun na lang yun. Wala nang ibang words. Sa Greek, ito yung original text ng New Testament. Nako, ang love pala yan, maraming salita sa Greek. At may tatlong Greek word na ang ibig sabihin lahat ito, love. So ito, ginamit, nagagamit naming mag-asawa. Eros, philia, at saka agape. Ano itong tatlong ito? Kailangan ng marriage ito. Eros, yun sensual, physical attraction, erotic love. Yun ang sex. Okay? So, kailangan yan. God designed it to be. Kaya lang, hindi pwede na ang foundation ng marriage ng mag-asawa, yung sex lang. Kasi darating ang panahon, lalo na kung may mga anak na, si Mrs. mapabaya niya na ang sarili niya, tahataba na siya, nawala na yung dati ng ganda, eh si Mr. wala na yung attraction niya sa wife. So kung ito lang foundation ng marriage, wala na. Si Mr. maghanap na ng iba. So, dapat ang eros, kaming mag-asawa, senior citizen na, so, yung urge, sexual urge, hindi na kagaya ng dati dahil senior naman. But na, meron pa rin. Nag-decrease lang. Yung eros, dapat yung mga nagkakaedad na katulad namin, kailangan mo na yung pangalawang klase ng pag-ibig. Ano yun? Philia. Ano yung philia? Brotherly love or friendly love. Parang BFF. Best friend forever. So, sa pagsasama naming mag-isawa, hindi lang kami sexual partner, we have come to a point na best friend pa kami. Best enemy. Sabi niya kasi, minsan-minsan mag-away. Kaya lang yung away na yan, normal na lang yan. Once nga nag-away, malampasan namin kagad, friend na naman. So, BFF kaming mag-asawa. Na-develop na namin itong philia. Sabi ko, mayroon kami yung pinupuntan, yung Talaandig Tribal Village, ng gandang lugar. Sabi ko, ayokong magpunta doon, ayokong magbakasyon kung hindi kita kasama. Why? Parang kulang yung enjoyment ko kung wala siya. Yun na. Yung kahit matanda na, bakit may mga matatanda nga nag-holding hands pa rin, very loving pa rin. Ang rason nun, yun, na-develop nila yung philia. Friendly or brotherly, sisterly love. Okay? Eros, kailangan natin yan. Sex, kung wala nang urge sa sex, ito na yung philia, friendship na lang, companionship, togetherness. And then, the greatest love of all, number 3, agape. Ano naman tong agape? Ito yung nakalagay sa Ephesians 5:25. Ang komando is, husbands, love your wives. Ang Greek word na ginamit ng love is agape. Hindi eros, hindi philia, agape. Ang agape, ang definition ng agape is selfless love. Anong example ng agape? Yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Panginoong Hesus sa tao, kinalimutan niya, selfless, kinalimutan niya ang pagiging Diyos niya, naging tao, at nagsakripisyo sa krus para mapatawad ang kasalanan ng tao. That's agape love, selfless love. So, ang command sa akin bilang husband, Johnny, agape your wife. Okay? Love your wife. So,
ito na, because of agape, ang agape pala, hindi siya ordinaryong pag-ibig. Hindi makakamit ng tao ito ordinarily. Ang experience ko, I kept on praying, Lord, give me your love. Give me agape. Help me to develop agape so that I can love my wife unconditionally. Kasi nga, yung aaway ng mag-asawa, talagang nag-aaway yan. Kaming dalawa, nag-aaway. Alam ng aming mga anak, aking pamangkin, nag-aaway kami. So, anong solusyon sa away na yan? Yung agape. Kung mag-away na kami, nasaktan na yung pride. Okay? Number one na kalaban ng mag-asawa, yung pride. Pag na-touch na yung pride ko, wala na, magtampo na ako kung ano-ano dyan. Kaya lang, ang utos, love your wives, agape. Eh, kalimutan ko na lang yung pride ko, kalimutan ko yung sarili ko, nasaktan na damdam, whatever. Mag-reconcile na naman. Madaling magpatawad ang isa't isa pag pre-practice itong agape. Kaya, ako, kaming dalawang mag-asawa, hindi kami takot mag-away. Why? We have God on our side. We have God. The love of God is in our hearts, yung agape. Kahit anong away yan, pagdating na ng agape, handang magpatawad ang isa't isa kasi yun ang the greatest love of all, agape. So, challenge ko sa inyo, ito, tatlong klase ng pag-ibig. Kung may sexual urge pa kayo, keep on nourishing it kasi design ng Diyos yan, yung sexual life. Let's enjoy our sexual life. Later on, let's enjoy friendly, companionship, brotherly, BFF, best friends forever. And then the best love of all, agape. Pag-ibig ng Diyos na ma-poured out in our hearts. And then, that love, agape, we can love others, especially our yung asawa. So, yun lang po. Sana may naishare ako sa inyo. See you next video.